guys! What's up and welcome back to my channel. For today's vlog, i-share ko po sa inyo yung mga further information kung paano nga po ba makakapagpa first dose, second dose, booster, at para sa petya natin. So, meron ako i-share sa inyo mamayang clip kung paano po mag-register para sa ating first dose hanggang booster at yung para sa first dose ng ating petya. Pero ngayon po, may lumabas silang bagong protocol na pag hindi ka nakapunta sa yung mismong schedule, magpapareschedule ka, which is antayin mo ulit yung panibagong text. So, ituturo ko po sa inyo, ipapakita ko din sa vlog na to kung paano mag-schedule at mag-reschedule para sa mga gustong magpabakuna. Kung kayo po ay hindi taga Makati pero dito sa Makati nag-work at gustong magpa first dose, second dose, or booster, i-share ko rin po dito. At para naman po sa mga taga Makati na hindi dito nag first dose, second dose, and booster, i-share ko rin po dito kasi pare-pareho lang po tayo ng steps. So, ready na kayo guys? Let's go! So, ngayon, pupunta po tayo dito sa Google Chrome. Pagpasensya nyo na guys, nasa ambulance kasi ako, kaya marami kayong maririnig na ingay. Oops! Hindi yung pansin yung pepper lunch na yan. So, para po sa mga gustong magpa-schedule ng first dose, second dose, and booster na hindi taga Makati pero gusto sa Makati magpa-booster at magpa-first dose and second dose, dito lang po kayo pupunta. Ayan, Proud Makati Send. Tapos, i-click nyo po itong, kaya na siya purple kasi lagi siyang kiniklik. I-click nyo po yan. Lalabas po dito yung registration ng vaccination for COVID-19. Ayan. Wait na lang po natin. Ayan. Tapos, dito po natin itatype kung kayo po ba ay Makati City voter or Makati resident pero hindi kayo botante. Meron naman non-Makati residents. For example, taga Makati ka pero hindi ka botante dito, ito yung pipiliin nyo. Ayan. Lalabas po yan. So, lalagay nyo dyan, pangalan nyo, kunwari, Juan de la Cruz. Juan Bautista. Tama ba? Mali. De la Cruz. Tapos, ilalagay yung birthday. Sabihin natin, 1990. Tapos, itatype nyo rin po yung mobile number. Nating kakalimutan mga beshi, napicturan ang ating valid ID at ipapasa natin dito sa choose file gamit ang camera ng messenger para mas maliit lang ang MB na magagamit natin at mas mabilis siyang maipapasa. Tingnan maigi ang lahat ng asterisk na retain. Yan po ang importante na kailangan natin fill-upan para maipasa natin ng maayos at hindi na magkakaproblema sa portal. Para lang po ito sa example, barangay, kung ano barangay kayo, sabihin natin ngayon. Tapos, huwag nyo rin pong kakalimutan ito. Wala pong magsasagot ng not sure dito ha, kasi sigurado pong hindi makakapasok yan sa system. Siguraduhin po natin na wala po tayong malalagpasan o wala po tayong makakaligtaan para hindi na po tayo mahirapan. Usually po, sa mga hindi taga rito sa Makati, dito po nahihirapan sa category. Meron po technique dito, guys. Yan. I-add mo lang. Pagdating sa ID number, kahit ganito na lang yung i-type nyo. Or para mas madali, 0000. May mga sakit, kailangan mag-submit ng picture na inyong mga reseta. Ayan. Pag nakakulay blue na siya, itong nasa baba na to, pwede nyo na siyang i-submit. Ayan. May ganitong lalabas sa inyo, guys. Yung ganitong code,
Tapos, huwag nyong kakalimutan na mag-screenshot. Yan. Para, kapag pumunta kayo sa mismong area, meron kayong ganito. So, ayan. Tapos na. And guys, para naman po sa mga pedya natin, same step lang po. Ang ilalagay nyo naman pong attachment dyan, ang pagbata, Makati residence, pero non-voter. Tapos, katulad po ng ginawa natin kanina, lahat po ng may asterisk, lahat po yan ay ang inyong fifilapan. Pagdating dito sa choose file, ang i-attach nyo po dyan ay birth certificate ng bata. Tapos, meron lalabas dito kung sinong guardian ang nagpahintulot na magpapabakuna siya. Mamimili ka kung nanay o tatay. Yan, ganun process pa rin po. At may lalabas ulit na confirmation code, yun na po yun. Mag-aantay na lang po kayo ng text kung kailan po ang schedule nyo. Para naman po sa QR code ng Makati, you make Makati safe. Para po sa QR code ng Makati. Magre-register po kayo dito. May lumabas na ganitong choices, pipiliin nyo po ang without Makati SIM. Ayan. May lalabas po dyan. Pipilapan nyo po yan lahat kahit wala na yung email address. Pagkatapos po i-submit, huwag nyo din pong kakalimutan maglagay ng cellphone number nyo kasi importante po yun. At ang address nyo. Pagkatapos i-submit, meron lalabas dito. Click this button to download your QR code. Ayan na guys, lumabas na yung QR code. At para naman po sa ating pedya, mga beshiwap, ang importante po, kapag hindi nyo po kasama ang guardian nyo or mommy, daddy ninyo, sa mga mommy and daddy na hindi po makakasama kapag pinabakunahan ng ating mga bagets, make sure po nakukuha po kayo ng certification of guardianship. Pwede po kayong magpagawa sa mga law office yata dito or sa mga nagnonotaryo. Alam kong gumagawa sila ng affidavit of guardianship. Meron din po every barangay nagbibigay po sila ng certification of guardianship. Sasabihin nyo na lang po sa barangay nyo na kukuha po kayo ng guardianship na nakapangalan sa inyo na kayo po ang guardian ng bata na kasama nyo. Kasi po, karamihan po sa mga pumupunta po, halos ngayon, lolo, lola, tito, tita, may pinsan. Guys, kailangan maging ready na kayo para hindi na po kayo magpabalik-balik. So, wala akong magpapakita palang sample ng, ano, ng tawag na guardianship. Pero, meron po yan sa mga law office yata, offices or sa mga nagnonotaryo, meron po yan. Sa barangay hall nyo po, nagbibigay po sila niyan. Every barangay po dito sa Makati, na-update na sila or nasabihan na sila na merong mga tao na magpapabakuna na kukuha ng guardianship. So, huwag nyo pong kakalimutan ng guardianship sa mga lolo't lola, tito, tita, stepfather, stepmother, sa... alam ko pati kapatid, kailangan pa rin ng ganon. So, para hindi na po maging hassle, mas maganda na yung prepared kayo. At wag na wag nyo pong kakalimutan ang birth certificate ng bata. Na doon po babase na si parents ay nandoon talaga. Pero merong cases talaga na, hindi pala stepfather. May cases kami na hindi nakalagay si father sa birth certificate. Pag si father hindi nakalagay sa birth certificate pero siya ang sumama kay Bagets para magpabakuna, kailangan niya pa rin kumuha ng certification of guardianship para katunayan na siya ang guardian. Sa mga bata na passport holder, make sure na may nakasulat sa pinakalikod ng passport nyo, may nakasulat na pangalan ng parents nyo.
At sa mga mommy's daddy, make sure po na bago po kayo pumunta ng vaccine site, kailangan po kumpleto na po tayo sa requirements, which is valid ID ninyo, Xerox copy po ng birth certificate. Kung walang birth certificate at hindi available, pwede si baptismal. Pag hindi available si baptismal, pwede si passport. Yun po. Pwede po kayo mamili sa tatlo na yon na dadalhin nyo. At para naman po sa tito, tita, lolo't lola, pinsan, stepmother, stepfather, at sa mga father or sa mga father na hindi nakalagay minsan sa birth certificate, magdadala rin po kayo ng guardianship para hindi na po hassle na pagdating dito, ay kailangan pala yon. Kasi guys, alam ko hindi nakalagay yon sa text. Sa text message na ibibigay sa inyo, hindi yun nakalagay. So, kailangan kayo na mismo ang magpo-provide. Kaya, para ma-inform kayo na kailangan pala ng ganun. So, ayun mga kabeshi, pinahabol ko lang to kasi muntikan ko ng makalimutan. Ilalagay ko rin dito, sa meron akong clip na ilalagay, kung saan, step by step, kung paano mag-reschedule ng bata. So, ayun mga kabeshi, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at nanonood ng aking vlog. And see you to our next vlog. Sana gumaling na lahat ng mga may sakit at matapos lang ating pandemic na to at makabalik na tayo sa normal. Dahil malapit na daw po ang face to face. So, yung iba, alam ko, excited. Kaya, yung iba gusto na magpabakuna. And sa mga mommy and daddy na hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin kung papabakunahan nyo yung mga anak nyo. So far, since nagbukas dito sa amin yung pedya this February, awa ng Diyos, wala pa naman pong pumupunta dito sa amin para awayin kami bakit naging ganito, bakit naging ganyan yung anak nila. So, wag po kayo mag-alala mga mommies and daddy. Konting dosage lang po ang tinuturok sa ating mga bagets ngayon. So, para makabalik na tayo sa normal, mapabakunahan na natin sana yung ating mga anak. So, see you to our next vlog. And, bye-bye!